Ito na siya, our native pechay soup with miswa. Again, it's a budget-friendly recipe. I spent around just 50 pesos for the three main ingredients of this dish. It is very healthy too. Miswa is a Tagalog term for wheat vermicelli. So I heated 2 tablespoons of cooking oil. Yan, just magigisa lang tayo. Lagay na natin yung bawang. This is garlic, just 3 cloves of garlic chopped. Ayan. So gigisa lang natin siya. Okay, so huwag naman masyadong ma-brown. Ayan, yung sakto lang. And then, sibuyas. Red onion. 1 small red onion lang. Ayan, so gigisa-gisa lang natin to. Ayan, so luto na yung ating bawang tsaka sibuyas. Next is 4 tomatoes that I slice into quarters. Ayan, so lulutuin lang natin yung kamatis. And usually, pagdating sa kamatis or tomatoes, I want it really very cooked. Yun talagang durog na durog. But this time, sa recipe na ito, hindi ko siya dudurugin. So lightly cooked lang siya. Okay, so gigisa lang natin to for about a minute or two. Ayan, so habang naluluto yung ating tomato, i-season na natin siya. So, yun, season to taste, just a little salt. And pepper. Ayan, para may lasa na yung ating sinangkot siya. Ayan, mabango na. Garlic tomatoes pa lang, mabango na siya. Okay, so ito yung susunod nating ingredient. I have here with me, ito ay mackerel sardines. 155 grams lang siya. And I divided into 2. Yung buong laman niya, dinivide ko siya into 2 kasi ayoko yung, ano, yung buto. Yung buto part sa, ano, sa gitna ng mackerel. So, I removed that buto part. Ayun. So, ilalagay natin lahat to. So, 155 grams of sardines, mackerel, any brand that you like. Yun. So, ilalagay natin siya. Lahat, pati sabaw. Ayan. Wow. Yung amoy pa lang ng mackerel, kamatis, bawang sibuyas. Ang bango na niya. Ang bango na niya talaga. So, pakukulan lang natin to for about a minute again. Ayan, para magkakilala na yung mga ingredients. Okay? Ayan. So, after a minute lang or two, mapapansin nyo na ready na siya. It's already ready. When you can see the sauce, yung may pagka-orange na siya ng konti due to the tomatoes to. Okay, pag ganyan na, it's already ready. And we're now going to add 2 cups of water. So, water lang to. Dahil sasabawan natin siya. 2 cups of water. Ayan. Okay, so
We're just going to wait for this to boil. Ayan, as you can see, ang ganda na ng pagka-boil ng ating sinangkutsa na bawang, sibuyas, kamatis, and then yung mackerel sardines natin. Then, so ito na ngayon yung ilalagay natin. Ito yung stems ng native pechay. So, mauuna muna ito dahil medyo matigas ito kesa sa dahon. So, kailangan mauna siyang pakuluan. Okay, so here it goes. Ayan. Okay, so pakukuluan natin siya ng konti. And isi-season na natin yung ating sabaw. Okay? So sa pag-season, ito lalagay natin 2 tablespoons of patis. So if you have tried yung Thai patis, meron na siya sa market ngayon, mas malasa siya sa ating local patis. And mura lang siya. Okay, yung brand ng Jufran, I think 28 pesos lang yung Thai patis. So try nyo guys yung Thai patis. It's it tastes better for me than our local patis. Pero syempre, tangkilip natin yung sariling atin, di ba? So no problem with that. Ayun, just a matter of preference lang. If you want to try lang naman the Thai patis. So we're going to boil this again. Hintayin lang natin siya kumulo and then titikman natin yung sabaw after a minute. At this point, taste na natin yung ating broth. Okay, so ito siya. Titikman natin. Sarap. Masarap. Masarap ng sabaw niya. Okay. And then, ilagay na natin yung miswa. Okay, this is 30 grams lang of miswa. Okay. Ayan. So, kulo-kulo lang natin ito. Mix lang natin and pakuluan natin siya. Hanggang lumambot yung ating miswa noodles. So, napaka-budget friendly ng ating recipe for today kasi siguro nagastos ko lang below 100 pesos lang dahil mura lang yung ating gulay, syempre yung native pechay, 2 bunches lang yon. I think I paid only 10 pesos for that and 10 pesos din yung miswa, okay? Yung sardines natin, 155 grams is around, magkano? Around 27 or 25 pesos. Basta ganoon ang price range niya. So, mura lang. So, bawang sibuyas, kamatis, of course, mga tagin 2 piso, 5 piso lang yon. So, mura-mura lang talaga. Okay, so palambutin lang natin ng konti yung ating miswa. Ayan. And spread natin yung ating miswa. As you can see, ang ganda na ng itsura ng ating sinabawang pechay with miswa. And then, now, ilalagay na natin yung green part ng ating pechay. Ayan. So, ito yung pinakahuli kasi madali lang maluto to. Okay. Ayan, so i-mix lang natin siya, yung ating napaka-healthy na pechay, which has a lot of vitamins and minerals. Ayan, so mix lang natin siya. Okay, so hintayin lang natin siya maluto. Siya, our native pechay soup with miswa.